last batch natin na nasa incubator. Ngayon, makikita nyo meron pong napipisang itlog ng shamu x asil saso. Yan po ang ating pong itlog ng itik. Infertile po, wala pong fertile. Kaya yung nandito po is yung ating pabo Muscovy ducks. Titingnan uli natin mamaya kung okay po yung mga itlog na naiwan. Kakandling po natin para maiwalay yung mga hindi na natuloy o hindi na mapipisang itlog. Ito po yung mga sisiyo na sa ating brooder 1. Ito po yung pabo at mga manok. Wala pa po tayong sisiyo na Muscovy ducks. Dito po muna sila nilagay pag malaki-laki na doon po sa brooder 2 natin. Maganda po ang panahon ngayon kaya okay na okay umala ang ating mga alaga. Ito po yung ating dongtao, malalaki na. Diyan po yung ating mga shamu female. Ito po sila ay aking pinaliguan yung pampaalis ng kuto. Yan po sila lahat. Tamang-tama ay mainit. Kaya yan po. Pagtuloy po ako ng Tacoronga City. Kasama si Charles at si Uncle Ramin. Kukunin natin yung kulot na manok. Kung naalala nyo po yung in-upload ko po na video, pinakita ko po yung kulot na manok nila ang Kulamil at Charles. Kung matutuloy, i-update ko po kayo. Meron po tayong in-order na Nicholas White na itlog galing Canada. Sa August 22 po ang dating. Itatry po natin at nagbabaka sakaling mapipisa ang mayon dito sa atin. Kaya abangan po natin at i-update ko po kayo. Sa akin pong experience, maselan talaga ang mga sisiyo ng pabo. Dapat pinagtuunan po ng pansin dahil po masiselan nga sila. Sisiyo pa lang dapat inaalagaan at pinabantayan. Kadalasan kasi sila yung tinatamaan ng mga sipon kesa sa Muscovy ducks at sa mga manok. Yung dalawa pong
kinetic natin, hindi po pinalad na magkaroon ng sisiw. Sa ngayon ay pinababayaan ko na lang po. Pero pag nakastahan po ng ating Muscovy Ducks na mga barako, i-update ko po sa inyo kung meron na po itlog na fertile. Sa ngayon po, wala. At nag-stop na po ang pangingitlog ng ating Muscovy Ducks at mga pabo. Yun pong pinakita ko po sa incubator, yun na po ang last batch na itlog na ating isinalang. Antay na lang po natin na mapisa lahat ng mga yon. Okay po sana ang mga itlog ng ating Muscovy Duck sa ating incubator. Pero pagkandling po natin ng sobra 15 days, namamatay po ang simenya sa loob. Ngayon po, meron pong tatlo o dalawang itlog ang ating inobserbahan na asahan po nating mapipisa. Kaya subaybayan po natin ang ating itlog ng Muscovy Ducks. Yun namang mga itlog ng ating mga manok na shamo, ex-asil saso at yung pure shamo na ilan lang po ay 90% po ay napipisa. Yun po ang advantage ng manok sa Muscovy Ducks. Siguro nga yung ating female ng Muscovy Ducks ay baguhan pa, pati rin yung ating barako. Baka sa susunod po na pangingitlog nila ay magbuhay na po ang mga itlog. Yan po yung mga sisiw natin na nakalagay sa brooder 2. Yan po yung dalawang dong tao natin. Tatlo po yan, yung isa po na matay. Inain po ng pusa. At yung iba po niyan ay yung pure shamo at yung the rest po ay shamo ex asil saso. Yun po yung mga sisiw na sa brooder 2 natin. Ito po yung isa sa tatlong sisiw dati na malaki na ngayon na male. Yan po yung asil saso po natin. Abangan po natin. Yan po ang gagawin po rin nating breeder. Yan po ang pinakamabigat sa tatlo. Ito rin po yung ating shamo na female. Ito pong dalawa at yung isa po ay asil saso. Yun po ang pinakamabigat sa tatlo. Kulang na lang po, hahanap po tayo ng pure shamo. Kung wala po tayong makita, gagamitin natin yung asil saso, yung itim natin. Ito rin po kumain ng ating pabo. Magaya po na ating Muscovy Ducks, lagi pong gutom. Pinabalik-balikan po ang kanilang pagkain hanggang maubos. Yan po sila. Malalaki na rin po ang mga yan. Sa ngayon po, meron po tayong 5 sisiw ng pabo sa ating incubator, sa ating brooder 1.
Yung pong apat ay nasa atid pang incubator. Baybayan po natin yung natitirang itlog ng pabo na mapisa. Ganon din po sa ating shamu, ex-asil saso at pure shamu. Meron pa pong natitirang itlog. Ganon din po sa Muscovy ducks. Atin pong subaybayan yung mga itlog na yon. Yan po yung isang Muscovy duck sa ating incubator. Nakasama natin tong tao. Sama ng Dong Tao at Muscovy duck na liit. Ito po yung ating asil saso na male. Dito po natin nilagay kasi hindi po sila makakain ng maayos kung nandun doon po nakatali. Ito po yung ating brooder 2. Isan po natin at lagyan po ng rice hull. Diyan po natin ibabalik yung ating mga sisiw na nakalagay po sa scratching pen. Yan po. Lilipat natin pamaya doon sa ating brooder 2. Mapapansin nyo mga kabuhay, yung atin pong unang mga Dong Tao ay pinagala natin para ho masanay sila sa labas na kulungan. Magtatatlong buwan na po ang mga yan ngayong 29, kasama po itong ating Muscovy duck. Dito po sila pag-alagala kasama yung malalaki ng mga manok, Muscovy ducks at pabo. Yan po yung ating alpha male na pabo at ito po yung ating alpha male na Muscovy ducks. Ito po siya, ito po malaking to. Yun po maliit na manok na itim. Yan po yung ating pinakita dati sa video na sisiw pa, na ngayon ay malaki na. Ilang buwan pa po at pwede na po mapakasta o mabreed sa ating mga male na
Basil Sasso. At binabalikan lang niya yung lugar na kung saan kanyang initlogan. Ganito po sila mag-umpukan sa tanghaling tapat. Yan po sila sa lilim. Sabay-sabay po sila ng pabo, Muscovy ducks at yung ating itik. Yan po ang kanilang routine pag tanghali. Dito na lang po muna mga kabuhay. Ito po yung ating update sa ating mga alagang hayop. Subaybayan po natin yung ating Muscovy ducks, pabo, shamu, dungtao.